Alrighty mga kaunggoy, it is I, Manong Jaire. And you know, I'm just going about my day, scrolling through Facebook or whatever, and nakita ko this. Oh my god! What? What the fuck? BIR planning to make singil-singil taxes sa mga social media influencers? Social media influencers? What do you mean? Mga Facebookers, mga YouTubers, TikTokers, basta social media influencers, yung mga content creators, no? So basically, BIR is gonna force these mga influencers, social media influencers to pay taxes. Yeah, us YouTubers are gonna pay taxes now. So ako, bilang isang YouTuber, what are my thoughts on this? Honestly, in my opinion, I think tama lang. Pwede rin, I think okay din. In the grand scheme of things, I think it's fair and I think okay lang. This is a great idea if done right. I think this is a great idea if yung mga taxes na binabayad ng mga influencers ay napupunta sa tama at hindi napupunta sa bulsa. So basically, if done right, I think this is a good idea. Ang lagyan lang muna dapat ng taxes ay yung mga sikat. Yung mga sikat na YouTubers or social media influencers. Yung mga sikat, yung mga famous, successful. Muna. Bakit muna? Kasi for me, leave the small YouTubers alone. Leave us small YouTubers the fuck alone. Leave us alone. Ang konti na nga na nakukuha naming ad revenue galing sa YouTube, tapos isingilin pa ng tax, ano na matitira sa aming mga small YouTubers? Bakit yung mga big YouTubers muna ang dapat singilin? Well, kaming mga small YouTubers, pag naging malaki na din kami, then go! We can contribute the taxes na. Yay! If you're feeling suicidal, you've come to the right place. Cause I wanna fucking kill myself as well. Fuck you, I hate all of you. Dapat ang priority ng BIR dito mga kaunggoy, yung mga talagang malalaking YouTubers na super duper successful, big, yung mga may mga gandang bahay, magagandang kotse. You're disgusting. You're fucking sick. Basically, yung mga successful na YouTubers, dun sila makakakuha ng marami silang magagatasan. So yeah, my opinion, let the successful YouTubers, yung mga mayayaman na YouTubers, yung mga sobrang sikat na whatever the fuck na YouTubers, they should be the ones who pay the taxes, not the small YouTubers. Total, marami naman silang pera na nakukuha. It's not a big deal to them. Ang dami naman nilang pera, lalo na yung mga ibang sikat na YouTubers na hindi tumutulong. Alam nyo yun, yung mga sikat na YouTubers na madamot when it comes to helping other YouTubers. So yeah, final thoughts ko, leave the small YouTubers the fuck alone for fuck's sakes! For now. And what I mean by for now, I meant, alam mo yun, for now, wag munang pansinin yung mga small YouTubers pag sikat na or successful na yung mga small YouTubers. Ayun, pwede nyo na singilin ng tax. Kasi nga, di ba, naging successful YouTubers na sila. So pag kinuhaan nyo ng tax, may matitira pa rin sa kanila. Kasi pag kinuhaan nyo ng pera ang mga small YouTubers, then wala nang matitira sa kanila. Ang matitira na lang sa kanila ay fund pang bili ng mga tigpipisong chichirya, tas yun yung uulamin nila. Doon nyo simulan singilin ng tax yung mga malalaki. Kumbaga, ang mga big YouTubers sila na yung adults. Tapos kami mga small YouTubers, kami mga kids. So let the adults pay. Ayun, basically mga kaugoy. Oh yeah, and if we are to pay taxes, sana naman yung perang kukunin sa amin ay magamit sa tamang paraan, mapupunta sa nararapat at hindi sa bulsa ng mga buhaya. I'm just saying. Pero sa mga kaunggoy, think about it. Isn't it weird? Like, isn't it very, very weird? Like, a lot of citizens here in this country pay taxes. Hindi lang yung mga social media influencers, ha? Lahat na. Like, everyone pays taxes, but they don't get fucking shit from the government.
Like, what up with that, yo? Like, isipin nyo, it's very weird, no? Very weird indeed. What? Oh yeah, ito, nakita ko lang din to sa FB. Pag-uusapan ko lang din to briefly. Isasabay ko na sa video na ito. Wala akong pake sa topic na ito, pero like the views that I'm about to get from this topic, yun lang yung pake ko. Kahit wala akong pake, I'm just gonna talk about this para malagay ko to sa tags at sa title din. So yeah, Jamil. Dinelete ng Jamil biglaan yung channel nila. And basically, gusto nila mag-normal na buhay or some shit, the end. That's basically it. Dinelete nila yung channel kasi gusto nila mag-normal na buhay. I don't really care. Not really a fan. Sana all maraming pera is all I can say. Kaya na nila yan. Dami naman nilang pera eh. So yeah, what are your thoughts on these topics, on these topics? And that's the bottom line. Because Manong Jairus said so. Like, comment, share, and subscribe. Sa mga usapang videos, suggest kayo sa comments. Please give us video ideas and suggestions sa mga content na gagawin namin. Kasi I'm running out of video ideas. Shoutout nga pala sa comment of the day. Sino kaya yung hayop na yan?